ng tanghali. Kain kayo mga ate. Ayan, nagluto ako ng sa timihon to. Itong Malay Indonesian dish. Balang binibili na lang ng amo ko yung ano, yung satay paste na lang siya. Yun ay gawa yun sa giniling na karne ba. Inaano muna nila, pinapry muna nila. Tapos giniling naman ni. Eh. Tapos maraming mga spices, mga spice. Kaya yan. Yan na lang yung binibili niya para madali pang ano. Madali, ihahalo na lang siya. Tapos bihon. Tapos yung kangkong yan. Naluan ko ngayon ng toke ito. Tapos yung meat. Yung ginamit ko dito yung para sa steamboat. Para madali siyang maluto. Paborito ko talaga ang mani. Pag lunch kasi ito, na-noodles lang ako pag ako lang ang kumakain. Kasi nakaka-easy, ano ba, madali bang lutuin. Kasi kung magluluto ka pa ng marami, tapos ikaw din naman ang kakain. Parang hindi naman masarap na ano. Wala bang gana. Kaya yan, pag sa gabi, kasi andito sila lahat yun. Saka ako nagluluto. Pero pag minsan mayroong ano dyan, naiinit ko na lang yun. Basta makain lang. Kasi mahirap magtrabaho ng gutom. Ano talaga paborito ko? Kahit sa palaman, gusto ko yung ano, yung peanut butter kaysa sa kaya. Yan. Kinain ko na una yung mga hipon. Yung hipon, tanggalan nyo lang yun ng ulo. Tsaka ng anong, yung balat. Tapos ilagay, pakuluan nyo yun. Kunin nyo yung tubig. Tsaka nyo hihalo sa ano, sa paste. Sa satay paste para mas malasa siya. Pag umaga kasi hanggang tanghali, bago mag-ano yan, alas 12, busy ako. Kaya, pag ako lang, maluluto ko lang yung madalian. Pag ako lang ang kakain. Pero pag yung babae niya nga, kung babae siya, naluto. Kasi hindi masyadong mahaba yung oras umaga. Basta yung pag-prepare nyo ng bihon, anahin nyo muna.
babad nyo muna sa tubig para madaling pakuluan. Lakot lang siya. Kasi mas masarap pa rin kung pinapakuluan yung bihok. Kasi yung iba pag naluto ng bihok, pinababad lang nila sa tubig. Hindi na pinakukuluan. Tapos yun lang. Paghalo-halo na nyo siya. Ano na, masarap na sa tena. Ganda na lang ha. Bye.